Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Lumiliwanag, ang gusali ng ABS-CBN-ELJ kasama ang mga kulay ng lagda nito ng off-air ito alinsunod sa pagpapatigil ay pagpapahinto at desistang kautusan ng National Telecommunications Commission noong May 2020. Ang hashtag Kapamilya Forever ay naging number one trend sa Twitter sa Pilipinas, at umabot sa listahan sa buong mundo noong Huwebes, habang ang mga tagahanga ay nanumpa na susuportahan ang ABS-CBN sa pamamagitan ng broadcast crisis nito, at nagpahayag ng kumpiyansa na ang network ay babalik sa free TV. Ang hashtag ay nakatapult sa itaas ng trending list ng mga fan group ng network at mga kapamilya star, kasama ang maraming papuri sa ABS-CBN dahil sa pagsunod sa tagline nito, na serbisyo sa Pilipino kahit na tinanggihan ang prangkisa nito. Ang ABS-CBN Channel 2 ay naging number 1 TV network sa buong bansa, ayon sa Kantar Media, hanggang sa sapilitang ihinto ang libreng broadcast nito noong kalagitnaan ng 2020, nang bumoto ang isang panel ng Kongreso na tanggihan ang aplikasyon sa pag-renew ng prangkisa. Ang pagsara ng free TV at broadcast ng radyo ay nagresulta sa pagpapawalang bisa ng libu-libong mga empleyado ng ABS-CBN, kabilang ang buong mga unit, na pinagsama ang malawak na epekto ng coronavirus pandemya. Sa kabila ng nakakabawas na mga epekto ng pagtanggi ng prangkisa nito, ipinagpatuloy ng ABS-CBN ang mga programa sa serbisyo publiko at ang paggawa ng mga titulong pang-aliwan. Sa La Vidolena, mag-aalok ang ABS-CBN ng lahat ng kasalukuyan, lahat ng orihinal na line-up ng primetime simula noong 28 ng Hunyo. Kapansin-pansin, ang linya ng primetime bida ngayon ay binubuo ng lahat ng orihinal at lahat ng kasalukuyang handog, FPJs ang probinsyano, Huwag Kang Mangamba, Init sa Magdamag, at La Vidolena. Ang iba't ibang mga palabas nito, ang It's Showtime, at ASAP Natin To, ay nakakuha rin ng papuri para sa na-update na mga segment at pagpapabuti ng produksyon. Bukod sa pagpapabahay ng mga programa sa free TV sa cable sa pamamagitan ng Kapamilya Channel, pinabilis din ng ABS-CBN ang digital migration, kasama ang flagship streaming platform nito na iOneTFC ay maa-access ng libre para sa mga gumagamit sa Pilipinas. Ang iOneTFC ay ang online library ng nakaraan at kasalukuyang mga pamagat ng ABS-CBN, kasama na ang mga sariwang handog mula sa ABS-CBN films na ginawa noong pandemya. Samantala, ang Kapamilya Online Live, ang libreng live streaming ng mga programa ng ABS-CBN sa YouTube at Facebook, ay nakamit ang sunod-sunod na mga milyahe ng panunood sa mga nagdaang buwan. Sa partikular, ang FPJs ang probinsyano, ay nagpunta sa isang break record na linya noong Hunyo, nag-zoom ng nakaraang 150,000 kasabay na live na mga manunood sa YouTube lamang. Ang ABS-CBN ay nagpatuloy na lumago ang listahan ng mga talento, kapansin-pansin sa makasaysayang star Magic Black Penday, kung saan higit sa 40 mga artista, kapwa tumataas at matatag, ang lumagda sa ahensya ng talento ng Kapamilya. At si Sara Jeronimo ay ang pinakamataas na bayad na artista sa Pilipinas, siya ay hindi lamang isang mamahaling artist at siya ang pinakamatagumpay na artist na natuklasan ng ating bansa. Nararapat kay Queen Sara G ang lahat ng respeto at paghanga ng mga taga ABS-CBN. Kapag sinabi kong igalang kasama dito ang mga tauhan na nagbadmouth at lilim sa kanya sa taas ng pag-shutdown ng ABS-CBN. Panalo pa rin ang ABS-CBN. Nasa kanila pa rin ang FF, Sara G pinakamabentang PH artist na Sara G pinakamalaking selling concert performer na si Sara G Mama, Bama, MTV Emma Classic Rock Awards at 4th-time World Music Awards winner Sara G 3-time box office queen at famous iconic movie queen. Kamakailan, ay inihayag ng GMA Pinoy TV na ipapalabas nito ang tala concert ng popstar Roy Alty Sara Jeronimo at nakatanggap ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Matapos manalo sa singing contest na Star for a Night na ipinalabas sa IBC, pumirma si Sara ng kontrata sa ABS-CBN. Sa loob ng halos 2 dekada, nakita siyang gumanap sa Kapamilya Network. Gayunpaman, kamakailan lamang kasunod ng kumpirmasyon tungkol sa paglipat ng network ng A-list na aktor sa Kapuso Network, na i-post ng GMA Pinoy TV ang anunsyong ito sa Twitter. Kapuso sa ibang bansa, isang bituin ang darating ngayong Hulyo sa GMA Pinoy TV.
Panoorin ang Tala, The Film Concert ni at Just Sarah G ngayong 18 ng Hulyo. Ang caption ng post na nakasaad at kasama ang poster ng konserto. Umani, ito ng iba't ibang reaksyon mula sa online na komunidad. Nariyan, ang mga netizens na pumansin kay Sarah Geronimo habang ang ilan ay sinasabing flop ang konserto kaya't inalok ito ng Viva sa GMA upang kumita pa. Sa kabilang banda, ang masugid na mga tagahanga ng popstar royalty o ang popstars ay sumagip. Ipinagtanggol nila ang singer-actress at ipinakita ang kanilang patunay na isang malaking hit ang kanyang virtual na konserto. Narito, ang ilan sa mga tweet tungkol dito. Nakakatawa, talaga, lalo na sa FB post ng GMA Pinoy TV, iyak na iyak ang mga kupamilyaks kasi akala ng mga tanga na lilipat ang The Sarah Geronimo hahahaha super bash pero takot na takot mawala si SARS. Nakakaloka kayo. Nakote Sarah Geronimo, ilang araw ka nang trending simula sa popstar Milk Pixie Cut at ngayon sa Tala The Film Concert on GMA Pinoy TV. Effortless pa plancha-plancha ka pa dyan huy magbigay ka naman. Puro ikaw na lang ang bida. Huwag na patulan ang mga makikitid na utak na bashers ni Sarah Geronimo. Pinalaki kasi ang mga yan na kulang sa pagmamahal ng kanilang mga magulang. At, napulot lang kasi sila noon sa tae ng kalabaw. Sabay tawa. At, sa latest post ni Sarah Geronimo sa kanyang Twitter account naman ay ito sabi niya. Babalik din po ako mga kapamilya sa Wonderbait. Wala na akong harina. Samantala, kamakailan lamang, naging isang trending na paksa sa social media si Sarah Geronimo. Ito ay dahil ipinakita niya ang kanyang pixie cut hairstyle na nagdala ng sorpresa sa maraming mga kilalang tao at mga mahilig sa showbiz. Gayunpaman, lumitaw ang ilang mga haka-haka na ang kanyang desisyon na gupitan ang kanyang mahabang buhok ay maaaring magkaroon ng isang kahulugan na hindi pa niya inilalahad. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.